Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ng ngayong araw, February 7, 2024. Nananatili nga pong umiiral yung Easterlies o yung mainit na hangin ang gagaling sa Dagat Pasipiko. Mas mararamdaman po yan sa parte ng Visayas, sa may Mindanao, at mararanasan natin dyan yung maalinsangang panahon. Pero meron po tayong pulupulong pag-ulan dyan. Dahil naman po sa mga cloud cluster o yung makakapal na kaulapan na daladala po ng Easterlies. At yung low pressure area nga po na minomonitor natin outside par, ito po ay tuluyan na nalusaw na at bilang isang cloud cluster na lamang po. At mababa po ang chance niyan na maging isang bagyo. Hindi kagaya po nung nakikita natin no, sa mga ibang naglalabas ngayon na mga thumbnails na meron pong bagyo na nagpapaulan daw at nagdadala ng pagbaha at pagguho ng lupa sa may Mindanao. Ang naka-apekto po sa may Mindanao, hindi po bagyo, kundi yung extension ng kaulapan, ng low pressure area nung nakaraan, at ngayon po yung cloud cluster o yung makakapal na kaulapan na daladala naman ng Easterlies. At ayon nga sa advanced weather forecast ng European Center, hanggang sa ngayon nga po at hanggang sa susunod na linggo, wala po tayong inaasahang anumang bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero mataas pa rin po ang chance na magbago lahat ng advanced prediction. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na makakaranas ng pag-ulan. Asahan pa rin po natin, may mga chance pa rin ng pag-ulan sa parte ng Mindanao, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Dinagat Island at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 10 ng umaga mamaya, asahan pa rin po natin may chance ng pag-ulan dito nga po sa eastern section ng Mindanao at ng ilang bahagi ng Visayas, at magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon ng halos malaking bahagi ng bansa. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, dito po mapapansin natin mas tumataas yung tsansa na halos sa malaking bahagi ng Mindanao at ng Visayas ay posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ganun pa rin po, tuloy-tuloy magkakaroon ng tsansa ng mga pag-ulan. At pagdating nga po ng alas 11 ng gabi, magiging makulimlim po ang kaulapan ng Mindanao at may chance pa rin po yung ilang bahagi ng Mindanao at ng Visayas na makakaranas ng mga mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon ng buong Luzon, Southern Luzon at maging sa may Palawan. Ito naman po yung prediction naman to no, ng Joint Typhoon Warning Center from February 14 hanggang February 20 at February 21 hanggang February 27. Dito nga po, napapansin po natin, matataas ang tsansa na magkaroon ng mga bagyo, pero dito po yan sa may parting Australia, dito po sa Indian Ocean, dito po pagdating naman ng 21 to 27 ng February, mataas pa rin po ang tsansa na magkaroon ng bagyo, dito pa rin po yan sa parte po ng Australia at sa may parte ng Indian Ocean. Pero dito po sa atin, mapapansin nyo nga po, ito po yung Pacific Ocean, below average rainfall po yung mararanasan natin. So meaning to say, magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan, pero hindi po yan malalakas. Katulad ng mga historical range natin na malalakas na pag-ulan, ito po, below average po tayo. Ibig sabihin, mababa po yung mga pag-ulan na papasok sa ating bansa. Pero ito po yung magdudulot pa rin na mga posibleng pagbaha dahil po yan sa mga tuloy-tuloy na posibleng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga natin by February 8, magkakaroon ng tsansa ng low pressure area dito nga po sa banggaan ng Easterlies at ng Northeast Monsoon. Pagdating naman ng February 9, mawawala rin po yan agad
At mapapansin naman natin yung muling pagbugso ng Amihan, aabot po yan hanggang extreme northern Luzon habang malakas pa rin ang pagbugso ng Easterlies. By February 10, kasama pa rin natin Easterlies at northeast monsoon ang makakaapekto sa ating bansa. By February 11 hanggang 12, mapapansin natin magkakaroon po tayo ng shear line o yung salubungan ng Amihan at ng Easterlies, at ito nga po ay posibleng magdulot naman ng pag-ulan sa eastern section ng Luzon. By February 13, mas malalakas na pag-ulan, na maraming chance na nga po na magkakaroon ng mga pag-ulan sa Visayas, Bicol Region, Central Luzon at Northern Luzon dahil nga po sa posibleng shear line. By February 14, ganun pa rin po, shear line nga po posibleng magdala ng pag-ulan sa ating bansa. At pagdating po ng February 15, asahan natin na may chance pa rin po ng mga pag-ulan sa eastern section ng ating bansa. Pero magiging maayos at maganda naman po ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng February 16, asahan natin may mga chance muli ng mga pag-ulan sa eastern section ng Visayas, Bicol Region, Mindoro Provinces, eastern section ng Mindanao, Palawan, Central Luzon at Northern Luzon. Sa ngayon nga po, nakita po natin na from February 7 hanggang February 16, sa ngayon nga po, wala po tayong nakikitang anumang posibleng bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Mataas pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa, at manatiling maging mapagmatsyag dahil sa mga wala naman po tayong bagyo, no, na nakakaapekto sa ating bansa na lumalabas ngayon sa mga ibang thumbnails. Mag-ingat po tayo lahat at God bless po sa atin.